The most engaging Inquirer yet. Diyos marhay na aga sa mga Bicolano na nanunod ngayon sa Panahon TV. Dahil patuloy nga umiiral ang unti-unting epekto ng El Niño sa bansa, check muna natin ang level ng tubig ng ating mga dam. As of 6 a.m. March 6, 2019, patuloy pa rin ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Bumaba ito ng 0.55 meters. Sa Magat Dam sa Isabela, bumaba rin ang level ng tubig ng dam na sa ngayon ay 172.41 meters na lamang. Habang sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, bumaba rin ang level ng tubig ng 0.22 meters na sa ngayon ay 206.22 meters na lamang. At para naman sa ating mga kababayang mangisda, para sa mas ligtas na pamamalaot ngayong araw, ang high tide natin along Manila South Harbor yan ay sa ganap na 11 p.m. Tataas ang level ng tubig ng karagatan ng 0.81 meters. Habang ang low tide naman kung saan bababa ito ng 0.05 meters, yan ay sa ganap na 5:57 ng umaga. Para sa mga masisipag nating mga kababayang magsasaka, para sa inyong mas masaganang ani, narito ang magiging lagay ng panahon at iba pang datos sa pagsasaka mula sa pag-asa. Pangkalahatang maaliwala sa panahon ng iirala sa Caraga, pero may posible pa rin ang pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa susunod na mga oras. Perfect yan sa mga may tanim na mais, buko at saging sa lugar na ito. Ang lowland temperature o yung temperatura sa mababang lugar ay maglalaro sa pagitan ng 23 to 31 degrees Celsius. Sa Eastern Samar, iiral din ang all good weather condition pero posible naman ang pulupulong mahihinang pag-ulan. Ang leaf wetness o yung itinagal ng dahon o itinagal ng tubig sa dahon, magtatagal yan ng 0 to 4 hours. At sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, pangkalahatang maaliwala sa panahon at maliit ang tsansa ng pag-ulan ngayong araw. Masamang balita yan para sa mga kababayan nating magsasaka na walang irigasyon o patubig. Ang relative humidity kung saan kagaya ng leaf wetness ay isang indicator ng pests at diseases sa halaman ay maglalaro sa pagitan ng 48 to 79%. Ayon sa pag-asa, mas maraming probinsya ang makakaranas ng matinding pagtuyot sa susunod na dalawang buwan dahil sa El Niño. Kabilang dito ang mga probinsya ng Occidental at Oriental Mindoro, Palawan, Ilocos Sur at La Union. Samantala, patuloy pa rin nakaranas ng pagtuyot ang probinsya ng Ilocos Norte, Maguindanao, Cebu at Zamboanga del Sur at Sibugay. Dahilan upang magdeklara ng State of Calamity ang Zamboanga dahil sa El Niño. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit 7 milyong halaga ng pananim ang nasira dahil dito. Pinayuhan din nila ang mga residente sa mga nasabing lugar na isagawa ang matalinong paggamit ng tubig dahil sa inaasahang patuloy na pagbaba ng level ng tubig ng mga dam dahil sa matinding init. Makiisa sa araw ng pagboto, pagsubaybay ng pagbibilang at pagdeklara ng nanalo dahil narito pa ang ilang karagdagang araw na dapat tandaan kaugnay ng 2019 midterm elections. Ngayong simula na ang campaign period para sa 2019 midterm election, narito ang mga mahalagang araw na dapat tandaan. Nakatakda ang eleksyon sa May 13. Sa araw din na ito, bibilangin ang boto ng mga overseas voter. Habang nakalaan naman ang tatlong araw ng pagbibilang, pag-canvas ng resulta at pagpapahayag ng mga nanalo para sa mga city o municipal elective official mula May 13 hanggang May 16. At sa May 17 hanggang May 19 naman ang para sa senatorials, congressional, party list, regional at provincial elections.
Nakalaan naman ang June 12 para sa huling araw ng paghahain ng Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ng mga kandidato. At iyan ang mga araw na dapat tandaan ngayong 2019 midterm election. Susunod sa Panahon TV, satellite ng Israel, nagpadala ng kauna-unahan nitong larawan. At pinakahuling balita patungkol sa implementing rules sa family planning, alamin. Abangan yan sa aming pagbabalik.